Magandang araw! For today's video, samahan nyo kaming mamundok. If you are from Canada, especially in BC, ay maaaring napasyalan mo na ang Whistler Mountain. It is known for one of the most tourist spots visited in Canada. Marami nga palang mga activities na pwedeng gawin dito. Isa na dito ang mga pagsakay ng cable car or known as gondola, visiting museums, sliding center, Whistler Mountain Bike Park, zip lining, e-bike adventure in Whistler, hiking, at marami pong mga adventures. Maaga nga kaming bumiyahe at umalis sa bahay dahil an hour away ang Whistler from Vancouver. Makalipas ang kalahating oras ng biyahe ay nag-stopover muna kami sa McDonald's. At dahil mga 6 a.m. na nga dito, kukunti pa lang yung mga tao. Nag-order na nga muna kami ni Hubby ng breakfast. At dahil may kiosk machine dito, it's easier to choose what you wanna eat. Pa-high-tech na nga ng pa-high-tech ang mga technology ngayon, no? Baka nga sa susunod ay lilipad na tayong lahat. At naka-order na nga pala tayo dito. And si Hubby na rin yung nag-pick up ng order natin. Dito nga pala sa Canada, walang kanin ang McDonald's nila. Wala ring fried chicken dito. So, nag-order kami ng sausage muffin, ng hash brown, ng smoothie, and ng orange juice. At eto na nga yung view natin from outside McDonald's. Makalipas ang kalahating oras, bumiyahin na kami at nandito na tayo sa Whistler. Very relaxing nga pala ang Whistler. At sigurado mabubusog ka sa tanawin at lahat ng mga pagkain i-offer sa inyo ng mga restaurants dito. Bago nga kami naglakad-lakad at umikot, kailangan mo na magbayad ng parking. Re-register mo lang yung plate number mo at ilang oras ka mag-i-stay at yun ang babayaran sa parking. Ito pa nga lang yung second time na pagpunta ni Hubby dito dahil isang taon mahigit pa lang siya dito sa Canada. Kasama nga pala namin yung mga church family namin na Whistler. Maaari nga rin palang sumakay ng bus sa pagpunta dito. Ang ticket ay mabibili online. Ang pamasahe na nagre-range between $30 to $40. Ganito nga pala ang view dito. May mga locals na mga nakatira at may mga tourists din. Mga tourists na nanggagaling pa from iba't ibang bansa at iba't ibang lugar. Ito ay perfect spot for family, friends, and for everyone. Marami nga rin pala silang mga naglalakihan at naggagandahang restaurants na available. Ito ay depende sa inyong preference at gustong kainin. Ito nga pala yung isa sa mga sikat na spot dito ay ang Olympic Village. Kaya naman nagpicture din kami bago umalis doon. Fast forward, we keep on walking and enjoy the fresh air, the view, and the ambience. Marami nga rin pala mga hotels dito na pwedeng pagstayan. At isang sandali pa ay napagdesisyonan naming sumakay ng gondola. Or yung mas kilala bilang cable car. Dadalhin ka nga pala sa pinakatuktok ng bundok nito. At doon mo matatanaw ang pinakamagandang view. Pumili na nga kami ng ticket at nag-ready na pasakay ng gondola. Ready na ba kayo? Samahan nyo kami sumakay ng gondola for part 2. See you on my next vlog!